Binatang Matadero. Hindi pa man tumitilaok ang tandang ng kapitbahay, bumangon na si Joel sa papag na kanyang hinihigaan. Kailangan kasi alas tres ng madaling araw pa lang ay nasa palengke na siya. May isang taon na rin siyang nagtatrabaho sa isang katayan ng karne bilang matadero. Bago lumabas ng bahay, isang tasang kapilang ang kanyang pinalalaman sa sikmura. Hindi niya talaga naging ugali ang kumain ng almusal. Pagdating sa palengke, kararating lang din ng mga kasamahan sa trabaho. Tinanguan lang niya ang mga ito bilang pagbati. Saka na siya dumiretso sa kanyang pwesto. Madaming ba ngayon, boss? Oo. Mas marami ngayon kumpara kahapon. Umpisan mo na, ha? Maya-maya eh, dagsan na naman ang mga parokyano natin. Balita ko, yung isa nating suki eh, may piyesta daw sa kanila kaya maraming karne ang kailangan niya ngayon. Sige po, ako na pong bahala. Nagsuot na ng apron si Joel at saka kinuha yung mga iba't ibang klase ng laki at bigat na mga kutsilyo sa kinalalagyan nito. Naging abala siya sa maghapon. Ang naging pahinga lang niya ay nung tanghalian. Kinahapunan, di na gaano karami ang namimili. Habang nagliligpit nga ng mga gamit, nilapitan si Joel ng kasamahan na si Mar. Opre, uwi ka na ba? Oo eh. Ikaw ba? May iba pa akong lakad eh. Trabaho to. Dagdag kita rin. Alam mo naman na marami akong binubuhay. Eh anong klaseng trabaho naman yan? Katulad lang din ang trabaho natin dito pero mas malaki nga lang ang kitaan. Oo, talaga? Anong klaseng trabaho ba yan? Matadero din, pero ibang karne ang kinakatay. Ngumiti pa ng makahulugan si Mar sa kanya. Tinitigan lang ni Joel ang lalaki at hindi na nagbigay pa ng anumang pahayag hanggang makaalis ito. Si Joel naman dumiretso na nang uwi sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang lolo Claro na nasa balkonahe at naghihintay sa kanya. Ano po, lo? Oh, bakit po kayo nandyan? Malamig na po rito ah. Mabuti pa eh, pumasok na tayo sa loob. Eh, hinihintay kasi kita eh. Kumusta ang trabaho mo ngayong araw? Pako, marami pong gawa. Meron po kasi kaming suki na may piyesta sa kanila. Kaya yun, ang daming biniling karne. Eh, ganun ba? Mabuti pang kumain na tayo. Kanina pa ako nakapagluto. Si Joel na ang naghanda ng lamesa. Pinaupo na lang niya ang kanyang lolo. Ang matandang lalaki na ang itinuring niyang kapamilya. Batang lansangan siya noon bago siya matagpuan nitong nakahandusay sa tabing daan. Binugbog siya ng mga kapwa batang lansangan dahil sa mga away teritoryo. Bagamat batak ang katawan, natalo pa rin siya ng limang kabataan. May hawak kasi ang mga itong tubo. Samantalang siya ay kamaulang ang gamit. Iniwan siya ng mga ito sa pag-aakalang patay na siya. Maswerteng napadaan doon si Lolo Claro. Inuwi siya at doon inalagaan. Inalok siya nitong manatili na sa piling nito. Nung una'y nag-aalangan siya, pero naaninag niya sa mga mata nito ang pagiging sinsero sa inaalok. Pumayag siya. Simula ng araw na yon, itinuring na siya nitong apo. Binihisan at pinag-aral din siya nito. Nasa ikalawang taon na siya ng kolehiyo nang maisipan na tumigil muna dahil sa kakapusan sa pera. Nagkasakit din kasi ang matandang lalaki, kaya mas inuna niya muna ang pangangailangan nito. Mukhang lumipad na naman sa labas ng mundo ang isipan mo ah. Naalala ko lang po yung panahon na kinupkup niyo po ako at itinuring na sariling apo. Ayos lang na alalahanin ang nakaraan. Basta yung magagandang alaala lang ha. Ayokong mabuhay ka na daladala pa rin ang pait dyan sa puso mo. Ay, wala na pong pait akong nararamdaman dahil sa pinagdaanan ko noon. Dahil po yun sa inyo, lo. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkupkup niyo po sa akin.
matamis na ngumiti sa kanya si Lolo Claro. Halatang natuwa ito sa kanyang sagot. Maya-maya, biglang sumeryoso ang anyo nito. Ay, oo nga pala. Gusto ko magbalik eskwela ka na sa susunod na pasukan, ha? Hindi ko gusto ang trabaho mo bilang matadero, eh. Mataas ang pangarap ko para sa'yo. Gusto ko, bago man lang ako mawala sa mundong ito, eh, nasa maayos ka ng kalagayan. Babalik naman po ako sa pag-aaral, Lo, eh. Kayo lang naman po yung inaalala ko. Ayoko po kasi na sa akin pa mapunta yung perang galing sa pensyon nyo. Mas kailangan nyo po yun para sa mga gamot nyo. Ay, huwag mo kong alalahanin. Magaling na naman ako, eh. Basta, tumigil ka na sa trabaho mo at mag-enroll ulit sa pasukan, ha? Napipilitan namang tumango si Joel sa matandang lalaki. Matagal-tagal pa naman ang pasukan kaya makakaipon pa siya. Tsaka kaya lang naman niya pinasok ang pagiging matadero dahil mas dihamak naman na mas malaki ang sahod doon kumpara sa ibang trabaho. Kinabukasan, dating gawi ulit. Maaga na namang nagising si Joel. Tanging kapi lamang ang pinalaman niya sa kanyang sikmura bago lumabas ng bahay nila. Pagdating sa palengke, dumiretso agad siya sa pwesto niya. Inumpisan na rin niya ang pagtatadtad ng mga buong karne ng baboy. Dahil sa kaabalahan sa ginagawa, hindi na niya napansin ang pagdating ng mga kasama. Isang tapik sa braso ang nagpainto sa ginagawa ni Joel. Nang lumingon siya, ang nakangising si Mar ang nabungaran niya. Oh, mukhang maganda umaga natin, ah. Oo naman, resolve ba na kasi yung problema ko sa pera, eh. Salamat sa extra kong trabaho. Eh ano ba yung trabahong sinasabi mo? Baka pwede akong sumabit. Nag-ipon kasi ako ng pera, eh. Gusto kasi ni Lolo na bumalik na ako sa pag-aaral. Nawala naman ang nakapaskil ng ngiti sa mukha ng lalaki. Naging mailap din ang mga mata nito at pasimpleng tiningnan ang mga kasama bago tumitig sa kanya. Eh, haya mo. Sa susunod na kakailanganin pa ng tao, eh, isasabit kita. Pero sa ngayon kasi, hindi pa pwede magsama, eh. Basta, atin-atin lang to, ah. Wala kang pagsasabihan na kahit na sino, ah. Oo naman, oh. Kilala mo naman siguro ako. Trabaho lang at walang panahon sa ibang bagay. Sumilay ang ngiti nito sa labi sa kanyang mga tinuran. Muli pa siya nitong tinapik-tapik sa braso bago tumalikod. Ipinagpatuloy naman niya ang ginagawa. Nang pauwi na, nadaanan ni Joel ang isang ali na nagtitinda ng dyaryo at magazine. Bumili siya ng dyaryo. Minsan kasi, yun ang pampaantok niya sa mga gabing hindi siya makatulog. Pagdating sa bahay, inabutan naman niya ang kanyang lolo na naghihintay sa kanya. Matapos magmano, pumasok na sila sa loob ng bahay. Ipinatong niya muna sandali ang dyaryo sa upuan. Mabuti naman maaga kang nakauwi ngayon. May kumakalat kasing balita na marami na naman ang nawawala, eh. Ano po yung puting van na naman daw? Tagal ng isyo yan, Lo. Hindi naman nila napatunayan kung totoo ba. Eh, hindi naman sinabi na puting van. Basta, nawawala na lang daw yung mga tao dito sa lugar natin. Lima na ang napapaulat na nawawala. Mas marami sa karatig lugar. Eh, personal niyo po bang kilala yung mga nawawala dito sa atin? Oo. Yung isa, eh, anak ng taong inutangan ko noon nang magipit tayo. Nawa nga ako, eh. Dalangin ko na sana, eh, makabalik ng ligtas ang anak niya. Kahit di niya personal na mga kakilala ang mga biktima, nakaramdam pa rin ng awang binata sa mga pamilya ng mga ito. Kinagabihan, habang nakahiga, naalala niya ang dyaryong binili. Binasa niya muna yon bago makatulog. Nasa balita nga ang laganap na pagkawala ng mga tao. Hindi lang sa kanilang lugar, maging sa karatig bayan. Minsan nga raw, buong pamilya pa ang nawawala. Dinudukot mismo sa kani-kanilang bahay. Grabe, nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, ha. Sino kaya ang nasa likod nito? Mga
sindikato kaya? Hindi tuloy maiwasan na hindi mag-alala ni Joel sa sariling kaligtasan. Kung malusog na tao ang hanap na mga yon, tsak na pasado siya sa mga ito. Bukod kasi sa walang sakit, malaki rin ang kanyang katawan dahil sa batak sa trabaho. Dala ng pag-iisip sa mga nangyayari, hating gabi na nang dalawin siya ng antok. Natanghali tuloy siya ng gising. Hindi na siya nagkape at halos takbuhin na ang sakayan papuntang palengke. Hinihingal pa siya nang marating ang pwesto ng kanyang amo. Ah, Imala! Natanghali ka ngayon ah. May nangyari ba? Wala naman o. Napasarap lang po ng tulog eh. Okay, sige. Umpisan mo na ang pagtatad at maya-maya eh darating na yung mga suki natin. Tumango lang si Joel at saka inumpisahan na ang trabaho. Nakakailambong baboy na siyang nakakatay ay noon lang napansin ng binata na wala ang mga ibang kasamahan. Hindi po yata pumasok si Namar. Eh, hindi ko nga alam eh. Hindi rin naman nagpasabi kahapon na hindi makakapasok ngayon. Eh di sana eh kumuha muna ako ng extra na tao para siyang gagawa ng trabaho niya dito. Eh baka naman po may emergency sa kanila. Hindi naman po yung lumiliban sa trabaho eh. Eh yun na nga naisip ko. Kaya kapag pumasok bukas eh hindi ko nalang pagagalitan. Bumalik na rin pagkatapos sa kanyang ginagawa si Joel. Bandang hapon naman ay hindi na gaano silang kaabala. Naisipan muna ni Joel na magpahinga sandali at bumili ng merienda. Umiinom siya ng soft drink sa isang tabi nang matuon ang pansin niya sa isang babaeng payat at nakalugay ang buhok. May karga itong sanggol at may dalawa pang batang kasama na tansya niya ay edad 3 at 4. Parang kilala ito ni Boying. Agad kasi umiti ang lalaki at lumapit pa sa mga ito. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nila pero mukhang mahalaga ang sadya ng babae. Maya-maya, nagpaalam na rin ang babae. Hindi naman nakatiis na hindi usisain ng binata ang boss niya. Boss, sino po yun? Asawa ni Mar. Inahanap dito eh. 2 araw na raw kasing hindi umuwi sa kanila. Eh sabi ko nga kung hindi ba sila nag-away, hindi naman daw. Masigla pa nga daw nung umalis kasi tsak na malaki na naman daw ang uwi dahil sa ekstrang trabaho na pinapasukan. Akala daw eh, alam ko kung saan may extra yung asawa niya. Eh, kahapon po eh, nandito pa siya, di ba? Ibig sabihin, dito siya dumiretso pagkatapos ng iba niyang ginagawa. Eh, teka lang. Alam mo ba kung saan may extra yung si Mar? Eh, ang alam ko po eh, may iba pa po siyang trabaho maliban sa pagiging matadero. Hindi ko nga lang alam kung ano eh. Ayaw naman po kasing sabihin. Eh, saan kaya nagpunta yung lalaking yon? Aba, nakakaawa naman yung pamilya niya oh. Naghihintay sa kanya. Nahihiwagaan nga po ako sa sinasabi niyang trabaho eh. Nasabi ko pa nga po, isama ako kapag kailangan pa ng tao eh. Kasi magbabalik eskwela na po ako sa pasukan. Gusto kasi ng lolo ko na pag-aaral muna yung unahin ko eh. Aba, ganda yan. Mabuti na yung may pangarap ka sa buhay kesa naman manatili ka lang sa baba. Ayos yan, ipagpatuloy mo lang yan at malayo ang mararating mo. Oho, at saka para din po ito kay Lolo eh. Makabawi man lang sa utang na loob ko sa kanya sa pagkupkup niya sa akin noon. Lumawak pa lalo ang pagkakangiti ni Boying sa kanya. Pinisil pa nito ang kanyang balikat. Hindi naman kasi lingid sa lalaki ang istorya ng buhay ni Joel. Ay, o nga pala, mabalik tayo kay Mar. Kapag may nabalitaan ka sa lalaking yon ha, baka lang magpakita sa'yo. Sabihan mo ko kagad ha. Oho, sasabihin ko kagad sa inyo. Iniwan na ng boss niya si Joel. Napabuntong hininga na lang ng malalim ang binata. Labis din ang kanyang pag-aalala sa kasamahan. Lalo na't nauuso na naman ang mga pagdukot sa mga tao. Alas 7 na nang makauwi si Joel. May dinaanan pa kasi siyang kakilala ni Mar. Nagtanong siya rito tungkol sa lalaki pero wala din itong alam. Nainto sa pagmumuni-muni si Joel habang naglalakad nang maramdaman na may sumusunod sa kanya. Kumabog bigla ang dibdib niya.
Kahit kabado ng mga oras na yon, pinilit pa rin ang binata na kumalma. Hindi siya nagpalata na alam niyang may sumusunod sa kanya. Pagdating sa may eskinita, mabilis siyang lumiko doon. Dahil kabisado niya ang pasikot-sikot, nakahanap agad siya na mapagtataguan. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang dalawang lalaki na palinga-linga. Ang isa ay napapakamot na lang sa ulo. Kinabahan agad siya sa mga hilatsa na mga mukha ng mga ito. Lalo na't gabi na ay naka-shades pa rin. Nang umalis sa mga yon, tsaka lang nakahinga na maluwag si Joel. Pagdating sa bahay nila, nagmano lang siya sa kanyang lolo. Bago dumiretso sa kusina. Tuyong-tuyo na mga oras na yon ng kanyang lalamunan. Nakailang lagok siya ng tubig bago'y narap ang lolo na takang-takang nakatingin sa kanya. Lolo, muntikan na rin po ako kanina. Ha? Anong muntikan na? Linawin mga bata ka? Muntikan na po akong madukot kanina, Lo. Ay Diyos ko! Buti hindi kanila nakuha. Oo nga po eh. Buti na lang po eh, naging alerto rin ako. Nang maramdaman ko na may sumusunod sa akin, eh agad ako nagtago. Grabe yung kabako kanina, Lo. Kung ano-ano na nga yung pumasok sa isip ko eh. Eh dapat magtiri ka ng kandila sa simbahan bilang pasasalamat na walang masamang nangyari sa'yo. Opo, Lo. Gagawin ko po yan. Eh, sa tingin niyo po kaya, sila nga yung responsable sa mga dumudukot na mga tao? Ay, walang kaduda-duda na sila nga yon. Dapat ma-report natin to kina kapitan. Para lalo nilang pag-igtingin ng pagpapatrolya sa gabi. Oo nga po eh. Mula kanina, wala man lang ako nakasalubong na isang barangay tanod na nag-iikot. Di kaya pati sila'y natatakot din. Aba, trabaho nila yun eh. Kung natatakot sila, wala sila dapat sa posisyon nila. Ay, bigla ko tuloy naalala yung katrabaho ko. Nanggaling kanina sa pwesto namin yung asawa eh. Dalawang araw na ron na nawawala. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na baka nadukot na rin siya. Eh kung hindi pa nga siya nagpapakita sa pamilya niya eh, malamang nga na nakasama na siya sa mga dinukot. Maasa pa rin po ako na makakabalik pa siya sa pamilya niya. Eh ang liliit pa po ng mga anak niya. Nakikisimpatya naman ang tingin ni Lolo Claro. Naawa rin siya sa mga pamilya ng biktima. Pero wala silang magagawa kung yun nga ba ang naging kapalaran ng mga ito. Kinabukasan, kahit nasa dibdib pa rin ni Joel ang pangamba para sa kanyang buhay, maaga pa rin siyang pumasok. Tutulang kanyang lolo pero siya ang nagpumilit. Ibinigay na lang nito sa kanya ang isang punyal na mula pa di umano sa mga ninuno nito. Matiwasay naman siyang nakarating ng palengke. Naabutan na niya doon si Boying. Hindi na niya napigilan ang sarili na magkwento ng tungkol sa nangyari sa kanya. Kung ganun eh, totoo pala talaga ang balibalita. Hindi kaya nabiktima na rin si Mar? Yun nga din po yung inaalala ko eh. Ay nako, kung tama ang hinala natin eh, wala tayong magagawa pa sa bagay na yan. Hindi naman nakapagsalita si Joel. Parang ayaw pa rin tanggapin ng kanyang isipan na yun nga ang nangyari sa kasamahan. Simula ng gabing muntik ng mapahamak, parati na rin siyang maagang pinauuwi ng amo. Dalawang linggo na rin ang nakakalipas, tuluyan na talagang hindi nagpakita si Mar, kahit sa pamilya nito. Nagpaabot na rin ng tulong ang kanyang amo sa pamilya nito. Dahil sa lalim ng iniisip, huli na para makaiwas siya sa kapahamakang nakaambang sa kanya. Biglang may sumaklob sa kanyang ulo. Pilit siyang nagpupumiglas at kumakawala. Tukulin ako! Bilang! Tukulin ako! Dalawang palo sa ulo at balikat ang nagpatahimik sa kanya. Sa huling natatandaan niya bago siya tuluyang nawalan ng malay, kirot sa kanyang ulo na halos magpapugto ng kanyang hininga. Naalimpungatan bigla si Joel nang biglang umalog. Tumama kasi ang ulo niya sa matigas na bagay.
madilim sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandali muna ang lumipas bago niya napagtanto na tila nasa loob siya ng umaandar na sasakyan. Saan nila ako dadalhin? Sino ba itong mga to? Anong gagawin niyo sa akin? Parang nais nang maiyak sa takot ni Joel ng mga sandaling yon. Lolo, patawad. Hindi ko na yata matutupad ang mga pangako ko sa inyo. Ito na yata ang katapusan ko. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ha? Sino ka? Isa rin ako sa mga dinukot nila. Lima tayo dito sa loob ng sasakyan pero yung iba wala nang buhay. Mga nanlabang kasi sila eh. Kaya yun, tinuluyan na lang nila. Hindi agad nakaapuhap ng sasabihin si Joel. Pilit din niyang inaaninag kung saan naroon ang lalaki. Kinapakapapa niya ang kamay. May mga nahawakan siyang mga katawan ng tao. Marahil yun ang sinasabi ng lalaki. Nasaan ka? Talaga bang wala na silang buhay? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano basagin ang mga ulo nila. Para lang silang nagkaakatay ng baboy. Eh, kung ako sa'yo, relax ka lang dyan. Siya nga pala, ako nga pala si Bogart. Ako naman si Joel, isa akong matadero sa palengke. Paano ka nga pala nila nahuli? Ako kasi pauwi na ng bahay. Pareho pala tayo. Karpintero naman ang trabaho ko. May pamilya ka na? Wala, binata pa ako. Ang kasama ko na lang sa bahay ay yung lolo ko. Naku, tsak na nag-aalala na sa akin yun. Ako naman, iwalay na sa asawa. Mga anak ko lang yung kasama ko sa bahay. Birthday pa nga ng bunso ko eh. Tsak na hinihintay na niya yung ice cream na pinabili niya sa akin. Kahit hindi nakikita ni Joel ang lalaki, daman niya ang bigat sa pagsasalita nito. Mas mahirap ang sitwasyon nito kumpara sa kanya. Kailangan nating makatakas sa kanila. Ayoko mamatay sa malupit na paraan, no? Oo, tama ka dyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ilang oras na kaya tayong tumatakbo? Itansya ko, nasa 4 na oras na rin yung itinatakbo natin eh. Ha? Ganun ako katagal na nawala ng malay? Sakit ng ulo ko. Parang umaalog-alog. Buti nga, hindi ka napuruhan eh. Pareho tayong hinataw sa ulo. Buti nga, buhay pa tayo. Binalas na lang yung iba nating kasama. Saan kaya nila tayo dadalhin? Sindikato kaya sila? Hindi ko alam. Basta kapag tumigil tong sasakyan, huwag mong aalisin ang mga mata mo sa akin. Sa pamamagitan ng mga mata tayo mag-usap. Oh, sige. Naramdaman nila ang pagbagal ng kinalulunanan nila. Nanahimik muna sila. Pinakikiramdaman ng paligid. Maya-maya, huminto na rin ang kanilang sasakyan. Biglang bumukas ang pinto noon. Mga lalaking nakadisalamin ng mga mata ang bumungad sa kanila. Sila ang unang pinagtulungan ng mga ito na ibaba. Pilit namang nagpupumigla si Joel sa pagkakahawak ng mga ito. Pero sadyang malalakas ang mga ito kahit mas di hamak na malaki siya. Ano ba kasi kailangan niyo sa amin? Pakawalan niyo sa amin ako eh! Mga ayup kayo! Mga tao pa ba kayo? Kapwa tao binapatay niyo? Para saan ba? Sa pera? Malaki ba bayan sa inyo? Bakit hindi kayo mga sumagot, ha? Tinalian patalikod ang kanilang mga kamay. Dinala sila at hinihagi sa masikip na kulungan. Nangangalawang na yon at may masangsang na amoy. Laganap na noon ang dilim pero dahil sa mga sulong nagkalat, kitang-kita nila ang paligid. Sa di kalayuan, may mga hook doon na katulad ng mga sinasabita ng mga baboy na kanilang kinakatay. Parang may hinalang nabuo kay Joel. Ibinaba na rin sa sasakyan ang mga bangkay. Tinanggalan yun ang mga saplot at saka isinabit na parang baboy. Mula dibdib, hiniwa yun pababa hanggang lumaba sa mga laman loob. Inilagay naman yun ng isa pa sa malaking palanggana. Iniiwas na lang ng dalawa ang mga mata sa ginagawa ng mga ito.
Mas masahol pa sila sa hayop. Mga demonyo sila. Shh, uy, huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Wala akong pakialam. Hindi makakatulong sa atin ang ginagawa mo. Baka lalo lang mapadali ang mga buhay natin. Itinikom na lang ni Joel ang kanyang bibig kahit nanginginig yon sa matinding galit. Nang makatay ang mga biktima, nagsidatingan na ang isang grupo. Tila mga katutubo yon. Base sa mga kasuotan ng mga ito, may kulay pula at puti ang nakaguhit sa mga pisngi ng mga ito. Ang mga kalalakihan ay nakasuot ng mga bahag. May mga nakasabit din ng mga palumuti sa mga ito. Nang titigan niyo ni Joel, napansin niyang mga bahagi yun ng katawan ng tao. Mga ngipin, daliri, kamay at kahit mga bungo. Nasaksiyan nila kung paanong pagpiestahan ng mga ito ang pirapirasong karne ng mga biktima. Hindi ko alam na may mga kanibal pang nabubuhay sa panahon natin. Bung akala ko pa naman eh, ang mga balibalita tungkol sa mga nawawala eh, sangkot ang mga sindikato na nagbebenta ng mga organs. Mas masahal pa ito sa inaasahan ko. Sa isang sandali lamang, butot balat na lang ang natira sa mga katawan ng biktima. Ang iba sa kanila ay nagsialisa na pagkatapos mabusog. Oh, nasa na kaya sila? Malalim na ang gabi, tsak na natutulog na mga yun. Samantalahin natin ang pagkakataon, tatakas tayo. Ha? Makakatakas pa ba tayo? Nakita mo ba kung paano nila pagpiestahan ng mga kasamahan natin? Isusuko ka na lang ba? Hindi ko alam. Parang wala na akong lakas pa. Hilo pa rin ako hanggang ngayon eh. Parang inahalukay din ang sikmura ko. Bro, makatatag ka. Huwag mong kalilimutan ang lolo mo. Biglang namasa ang mga mata ni Joel nang maalala ang kanyang lolo. Ang maamong mukha nito na naghihintay lagi sa pag-uwi niya. Bigla siyang nabuhayan ng pag-asa at naalala ang punyal na ibinigay ng kanyang lolo. Tama ka. Hindi tayo maaaring mamatay dito. Naalala ko, may punyal na nakasuksok dito sa loob ng t-shirt ko. Eh, teka lang. Maghintay lang tayo ng ilang minuto. Tsakin muna natin na walang nakatingin bago mo yan ilabas. Nang may paparating, nagkunwari silang natutulog. Inabutan silang dalawa ng bantay na nakatungo ang mga ulo habang nakasandal. Inabutan sila ng dalawang bantay na nakatungo ang mga ulo habang nakasandal. Narinig pa nilang sabi ng isang bantay na bukas na sila kakatayin kaya mabuting magpahinga na sila. Dagdag pa ng isa, hindi na sila kailangang bantayan dahil tsak na hindi naman sila makakatakas. Maya-maya, wala na sila. Kailangan na talaga natin makatakas ngayon. Ako ang kukuha ng punyal. Asa na ba? Tumalikod na si Bogart at pilit inabot ng kamay ang punyal sa bewang ng binata. Pareho na silang tagaktak ng pawis dahil sa matinding kabang nararamdaman. Saktong nakuha na ni Bogart ang punyal nang biglang may dumating na bantay. Mabuti na lamang madilim sa bahagi nila. Hindi sila napansin ng mga mulat na mga mata. Buti na lang. Bakit ba bigla na lang silang sumusulpot? Ibilisan na natin. Pakiramdam ko sa lugar nito eh. Mabilis lang ang oras. Baka hindi natin mamalayan eh. Umaga na pala. Binilisan na nga ni Bogart ang pagkakalas ng kanilang mga tali. Napangiti pa sila sa isa't isa habang inihimas-himas ang palapulsuhan. Sa tingin ko, hindi na ganun katibay ang kulungan na ito. Madali na natin itong masisira kaya lang eh, baka gumawa ng ingay. Eh anong gagawin natin ngayon? Sandali na lang, mag-uumaga na. Ay naku, bahala na. Subukan natin buksan ng padlock. Baka umubra yung punyal mo. Lumipas pa ang nakakainip na mga sandali. Kulang na lang ay magtatatalo ng dalawa sa tuwa nang masira nila ang padlock. Salamat. Kinakatigan pa rin tayo ng tadana. Sinabi mo pa. Tara na. Mabilis nang tumakbo ang dalawa palayo sa lugar na yon. Tinugpa nila ang masukal na parte para kung sakaling habulin sila, makakapagtago sila. Teka lang, parang pababa yung dinadaanan natin ha.
Di kaya bangin na yung dulo nito? Saka na natin isipin yan kapag nasa harap na natin. Ang importante, makalayo tayo dito. O teka, naririnig mo ba yun? May mga yabag. Anak nang, alam na agad nila nakatakas tayo. Bilisan natin! Ramdam nila na pababa ang tinatapakan nila. Napagtanto nila yon nang dumausus pababa si Bogart. Nagpagulong-gulong pa ang lalaki bago tumama ang katawan nito sa malaking bato. Agad itong dinaluhan ng binata. Ano, okay ka lang? Ang paa ko, ang sakit ng pagkakatapilok ko. Naku, teka, ilutin ko. Ari, ang sakit talaga. Pareho silang natigilan na makarinig ng mga kaluskos na paparating. Kahit halos mapugto na ang hininga ni Bogart, pinilit niyang huwag makagawa ng anumang ingay. Ilang sandali lang, tumahimik na ang buong paligid. Wala na sila. Makakaalis na tayo dito. Tiisin mo lang. Oo, para sa mga anak ko. Inilagay ni Joel sa balikat niya ang braso nito. Patigil-tigil rin ito sa paglalakad dahil sa masakit na paa. Konting tiis pa. Nakikita mo ba yung mga maliliit na ilaw na yun? Tingin ko, mga bahayan yun. Oo nga, makakahingi na tayo ng tulong. Pagod at gutom ang nararamdaman ng dalawa bago sila nakababa. Unti-unti na rin sumisilay ang liwanag. Nang lingunin nila ang pinanggalingan, noon nila napagtanto na bundok pala ang kanilang pinanggalingan. Nagpahinga muna sila sa tabing daan. Nagpalinga-linga si Joel na nagbabaka sakaling may makita ng tao na maaring mahinga ng tulong. Pero suntok sa buwan ang hinihiling nila. Liblib pa ang lugar na yon at malayo pa sila sa mga bahayan. Malayo-layo pa tayo. Di bali, konting tiis na lang. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang nasa likod ng mga pagdukot ay mga kanibal. Palagay ko, may iba na nakikisilabuha lamang sa mga ordinaryong tao para makapambiktima eh. Ganun din ang palagay ko. At saka, kanina, hindi ko alam kung napansin mo ha. May tatak sila sa palapulsuhan eh. Lahat sila ay isang nakalagay doon. Hindi kaya yun ang palatandaan nila kapag kasapi sa kanila? Oo, napansin ko rin yun. Parang kulto ang estilo nila eh. Ang kaibahan lang, kumakain sila ng karne ng tao. Ang mabuti pa eh, tayo na. Baka mamaya ay bigla na lamang silang sumulpot. Pinilit ng tumayo ni Bogart. Inalalayan naman siya ng binata. Maliwanag na nang marating nila ang maliit na pamayanan. Nung una, walang gustong lumapit sa kanila. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanila at tinanong kung anong nangyari sa kanila. Bumakas ang takot sa mukha nito nang malaman ang nangyari sa kanila. Nung una ay ayaw silang tanggapin, pero dahil sa pakiusap nila, napapayag na rin nila ito. Aalis rin po kami kagad. Kailangan lang pong gamutin ang pilay ng kasama ko eh. Ayon din po kasi namin na makaabala sa inyo at baka madamay pa kayo. Mabuti marunong maghilot ang lalaki. Ginamot nito si Bogart at tinapala ng dahon ng halamang gamot ang pilay nito. Ayan, guminhawa na pakiramdam ko. Naku, salamat po talaga sa inyo, tatang. Wala pa rin kangiti-ngiti ang matandang lalaki. Ramdam tuloy nila na hindi sila welcome sa bahay nito. Sa kabila ng malamig na pakikitungo nito, dinalhan sila nito ng makakain. Maraming salamat po. Kahit papano eh, binigyan nyo kami ng pagkain. Parang kaya kong ubusin ang buong litson sa sobrang gutom ko eh. Sayang nga lang at walang litson dito. Mabuti kahit papano eh, nakakatawa ka pa sa sitwasyon natin, no? Eh, gusto ko lang gumaan yung pakiramdam natin. Kung alam mo lang yung nararamdaman ko kanina, grabe. Oo nga, iniisip ko na sana masamang panaginip lang ito eh. Pero totoo talagang nangyayari. Eh, konting panahon pa, makakasama na natin ang mga mahal natin sa buhay. Ikaw ang lolo mo at ako naman ang mga anak ko. Larawan ng pag-asa ng mga sandaling yun si Bogart. Hindi pa man nila natatapos ang kanilang pagkain, humahangos na pumasok ang lalaking kumupkop sa kanila.
bakas ang takot sa mukha nito. Sinabi nito na kailangan na nilang umalis. Mabilis na sumilip sa may bintana si Joel. Sindak na napalingon siya kay Bogart. Bro, nandito na sila. Ha? Ang bilis naman nila tayo natuntun. Muling inulit ng may-ari ng bahay na kailangan na nilang umalis dahil kung hindi pati sila madadamay. Itinuro nito ang daan sa likod ng bahay nito. Tugpain lang daw nila umano yon at makikita na nila ang daan. Pumara lang daw sila ng sasakyan papuntang silangan. Habang papalayo sa lugar na yon, matinding kaba ang nararamdaman nilang pareho. Nakaalalay pa rin ang binata kay Bogart. Ayun, yung kalsada! Ligtas na tayo! Makakalis na tayo sa lugar nito! Binilisan pa nila lalo ang paglalakad. Hindi na rin iniinda ni Bogart ang sakit sa paa. Dalangin din nila pareho na sana ligtas sa mga taong tumulong sa kanila. Mga ilang minuto na rin ang hinihintay nila, may dumaan na jeep na may karga ng mga gulay. Mag-asawa ang sakay noon. Takang-taka mga ito kung anong ginagawa nila sa lugar na yon. Doon daw kasi namumugad ang isang grupo ng kulto na dumudukot ng mga tao para gawing pagkain. Iisa nga po kami sa mga nadukot ng grupong yun eh. Nakatakas lang po kami. Sadyang talagang hindi pa namin oras. Oo, eh kami sana ang pagkain nila ngayong araw eh kung hindi kami nakatakas. Nagkatingin na naman ang mag-asawa pagkatapos marinig ang kanilang kwento. Baka sa mga mukha nila ang pagkamangha na nagawa nilang makatakas. Nagmagandang loob na rin ang mag-asawa na ihatid sila sa mismong bahay ni Bogart para hindi na ito mahirapan sa palipat-lipat na biyahe. Maraming salamat po sa paghatid nyo. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Sana po eh makita-kita pa po tayo para makabawi naman kami sa kabutihan nyo. Gumiti lang sa kanila ang mag-asawa at nagwika na hindi sila naghahangad ng anumang kapalit sa ibinibigay nilang tulong. Maya-maya, umalis na ang mga ito. Kumaway pa ang dalawa at hinatid ng tanaw ang jeep ng mag-asawa. Hindi naman inabutan ni Bogart ang mga anak sa kanilang bahay. Nasa mabait na kapitbahay nila ang mga ito. Nag-iiyakan na daw ang mga bata sa hindi niya pagdating ng gabing yon. Kaya kinupkup na muna nila ang mga ito. Umiiyak na niyakap at pinupog ng halik ni Bogart ang mga anak. Maging ang mga anak nito ay may pinaghalong saya at pananabik ang nararamdaman pagkakita sa ama. Akala ko hindi ko na kayo mayayakap ng ganito. Salamat po Diyos ko. Hinayaan niyo ako makabalik ng buhay sa mga anak ko. Salamat Diyos ko. Hindi na rin napigilan ni Joel ang mapaluha sa madamdaming eksenang yon sa mag-aama. Nang matiyak na maayos na ang kalagayan ng mag-aama, nagpaalam na rin si Joel na aalis. Bro, maraming salamat sa iyo ha. At ikaw ang nakasama ko sa mahirap na laban ng buhay ko. Hindi mo ko iniwang kahit may pagkakataon kang iligtas ang sarili mo. Bro, salamat din sa iyo. Pinalakas mo ang loob ko noong mga oras na yun. Kapag may pagkakataon ako, dadalawin ko kayo dito ng mga anak mo ha. Umalis na rin ang araw na yon si Joel. Pagdating sa kanilang bahay, tila nakakita ng aparisyon ng kanyang lolo. Maluha-luha pa itong nakatitig sa kanya. Apo, ikaw ba yan? Opo, lo. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi ha. Mabilis na sinugod na matandang lalaki ng yakap ang binata. Humahagulgol din ito. Maya-maya, kumulma na rin ang matandang lalaki. Agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanya. Kinuwento naman niya ang nangyari. Eh, salamat naman at walang nangyari sa iyo, Apo. Siguro po, may importanteng misyon pa akong kailangan gawin kaya nabuhay pa po ako. Pinalipas muna ni Joel ang isang linggo bago nagtungo sa palengke, sa kanyang boss. Maging ito man ay labis ang pagkagulat nang makita siya. Ah, Joel, akala ko may nangyari na sa'yo masama eh. Meron nga po, pero
saka ako na lang po ikukwento. Itatanong ko lang po sana kung pwede pa akong pumasok ng trabaho dito. Ay, oo naman, no. Ikaw pa ba? Isa ka sa mga masisipag kong matadero dito. Kahit anong oras pwede ka na magsimula ulit. Napangiti naman si Joel na wala ang isa niyang pinoproblema, ang wala ng babalikan na trabaho. Hinawakan pa ng amo ang kanyang balikat. Napalis naman ang ngiti niya nang mapansin ang nasa palapulsuhan ito. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyaring pagdukot sa kanila. Baka po sa makalawa na lang po ako bumalik, ha. May kailangan pa nga pala akong ayusin, eh. Maraming salamat po ulit, ha. Dahil abala rin ng amo, agad nang nagpaalam si Joel. Pagdating sa kanilang bahay, kinuwento niya sa kanyang lolo Claro ang natuklasan sa amo. Eh kung ganun eh, may kinalaman pala siya sa mga nawawalang tao dito sa atin. Tsak na may kinalaman din siya sa pagkawala na kasamahan mo sa trabaho. Yun nga din pong naiisip ko, Lolo eh. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi ka naligtas sa lugar na ito, iho. Isa naman po tayo pupunta. May uuwihan pa naman akong probinsya. Naroon pa ang ilang kamag-anak ko. Pwede tayong magsimula muli doon. Pasensya ka na, iho. Wala tayong kakayahan para baguhin ang nakatakdang mangyari sa ibang tao. Pero may pagkakataon tayong baguhin ang nakatakda para sa atin. Ang ibig niyo pong sabihin, wala tayong gagawin na kahit na ano. Hindi tayo magsusumbong sa mga pulis. Malungkot na tumango lamang si Lolo Claro. Labagman sa kalooban, sumunod na lang siya sa kanyang lolo. Pagdating sa probinsya nito, mainit naman silang tinanggap ng mga kamag-anak nito. Doon na rin siya nagpatuloy ng pag-aaral. Makalipas ng ilang taon, ganap ng pulis si Joel. Baon sa isip ang isang misyon na nais niyang gawin balang araw. Wakas! Manika ni Monica. Nag-umpisa na ang umambon na mga oras na yon, pero hindi pa rin tumitinag ang mag-aama sa harapan ng puntod. Sila na lang din ang naiwan sa sementeryo na mga oras na yon. Halina kayo. Baka lumakas pa ang ulan. Baka magkasakit pa si Monica. Noon lang tuminag ang magkapatid. Bago makbang balis, sinulyapan muli ni Nathan ang puntod ng ina. Inakay na niya ang kapatid palayo. Hanggang ng mga sandaling yon, umiiyak pa rin ito. Anak, di ba ipinaliwanag ko na sa inyo kung bakit kailangan ng umalis ni Mami? Kapag nakita ka niyang ganyan lagi, malulungkot siya sa langit niyan. Gusto mo ba yon? Umiling lang ang luhaang mukha ng batang babae. Nasa 8 taong gulang lang ito. May kapansan ito ng ipinanganak. Hindi rin ito makapagsalita, pero nakakarinig naman ng bahagya. Mahina rin ang puso nito kaya bawal ang mapagod at sumama ang loob. Isang linggo nang lumipas nang bawian ng buhay ang kanilang ina sa sakit na lung cancer. 3 taon itong nakipagpambuno sa sakit, pero sa huli ay natalo rin. Pagkali sa sementeryo, dediretso na sila sa San Mateo, sa bago nilang bahay na titirhan. Yung kasi ang naisip ng magandang desisyon ni Roland para sa mga anak at para din sa kanya. Sigurado na po ba kayo sa pasya niyo? Oo, iho. Hindi ko pa pala sa iyo nabanggit, pero hindi na sa atin ang dati nating bahay eh. Naisanla ko yun ng magkasakit ng mami nyo. Tuluyan ko nang ibinenta kesa naman sa wala tayong makuha kahit ni piso. Doon naman sa lilipatan naman natin eh, maganda naman yung bahay kahit medyo luma na. Mura ko lang nabili. At saka, makakabuti kay Monica ang klima sa probinsya. Gusto ko po sanang magtrabaho para kahit papano makatulong man lang. Alam ko po kasing marami tayong utang na kailangan bayaran. Ako nang bahala sa mga naiwan na utang.
obligasyon ko yun eh. Alagaan mo na lang mabuti ang kapatid mo habang hindi pa ako nakakahanap ng mag-aalaga sa kanya. Kailangan ko rin magtrabaho. Hindi tayo pwedeng umasa na lang sa natitira natin pera. Okay po. Basta kung may problema eh, magsabi lang po kayo ha. Wala na si Mami, kaya sino pa bang magdadamayan kundi tayo lang. Oo naman anak. Salamat at napakabait mo. Saan man ngayon ang mama niyo ngayon eh, tsak na mapapanatag na ang kanyang kalooban. Bumigat na naman ang pakiramdam ni Nathan nang nabanggit ng ama ang namayapang ina. Napabuntong hininga na lamang siya sabay tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Wala na siyang naaninag dahil sa lakas ng ulan. Ay nako, mukhang may bagyo pa yata ngayon ah. Kapag ganyan ang panahon eh, hindi ako makakapagpatakbo na mabilis. Eh siguro po, papalitan ko muna kayo sa pagmamaneho. Ilang gabi na rin po kayong puyat eh. Hindi, kaya ko pa naman. At saka, wala ka pang lisensya. Mahirap nang mahuli tayo. Eh, kayo lang naman po kasi ang inaalala ko eh. Kapag nakaramdam ako ng antok, pwede naman tayo huminto sa tabi o di kaya sa madadaanan nating convenience store. O sige po pa, yun na lang siguro yung gawin natin. Dumaan na ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama. Lalong lumalakas ang ulan. Mabagal na rin ang takbo ng ama na mga oras na yon. Lalingunan ni Nathan ang kapatid na nakahiga na sa upuan sa likurang bahagi ng kanilang sasakyan. Nakaramdam naman ng awa ang binata sa kapatid. Kapag po may madaanan tayong tindahan eh, huminto po muna tayo. Bibili po ako ng pagkain natin. Tsak na paggising ni Monica eh, gutom yan. Eh ayun, may gasolinahan. Magpapakarga na rin ako. Dahil lalong lumakas ang ulan at sinabayan pa ng malakas na hangin, minabuti muna nilang magpahinga. Bumili si Nathan ng dalawang kape na nakalagay sa paper cup. Iniabot niya yun sa ama. Nang lingunin niya ang kapatid, mahimbing pa rin ang tulog nito. Naawa ko kay Monica. Anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw? Eh, wag mong isipin yan. Maging positibo ka lagi. Pare-pareho tayong nasaktan sa pagkawala ng mama ninyo. Magagawa din natin itong lampasan basta magkakasama tayo. Opo pa. Minsan, gusto ko nalang isipin na at least hindi na mahihirapan si mama sa sakit niya. Hindi ko na siya maririnig na gabi-gabing umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang hindi sumagot ang ama, sinulyapan ito ni Nathan. Tama nga siya. Umiiyak na naman ito. Kahit siya parang gusto na namang maiyak. Para bang sa bawat oras na dumadaan, lalo niyang namimiss ang ina. Paano pa kaya sa mga susunod na araw at buwan? Inabot pa sila ng isang oras sa gas station. Humina na rin ang ulan. Nagising na rin si Monica. Tila maiiyak na naman ito nang magpalinga-linga at hindi makita ang ina. Agad na iniabot dito ni Nathan ang pagkain. Ah, alam ko gutom ka na. Ayaw ni Mama na hindi ka kumakain, di ba? Kaya ubusin mo yung sandwich mo at itong juice ha. Tumango naman ang bata. Kahit tamilmil itong kumain, nagpasalamat pa rin ang mag-ama na kumain ito. Hindi katulad noong mga nakaraang araw na nagwawalang maigi kapag pinilit nilang kumain. Mukhang mas matagal ang biyahe natin kaysa sa inaasahan ko ah. Okay lang po kahit matagalan tayo. Ang mahalaga eh, ligtas tayong makakarating. Sa bagay nga, tama ka dyan anak. Ay, isa nga po pala. Ano po yung mga gamit natin sa dating bahay? Papahakot nyo na lang po ba yun? Eh, kasama na yun naksa naibente. Mga damit at mahalagang bagay lang ang natira sa atin. Pero huwag ka mag-alala. May mga gamit naman sa lilipatan natin. At saka pinalinis na yun ng kaibigan ko nung nakaraang linggo kaya titira na lang natin.
Okay po. Sana eh makapag-adjust ka agad si Monica. Makalipas nga ang mahigit na 4 na oras na biyahe, narating na rin nila ang 2 palapag na bahay. Kahit sa malayo, mahihinuha na agad na sinauna pa ang yari nito at disenyo. Dito na tayo titira? Ito yung bagong bahay natin? Oo, ito na ang bago nating bahay. Seryoso po kayo? Eh mukhang haunted daw sa bahay na yan eh. Luma lang ang bahay na yan, pero walang multo. E paano nyo naman po na siguro yun eh, ngayon pa lang kayo titira dyan? Eh sabi ng kaibigan ko, tumira sila sa bahay na yan dahil sila ang caretaker dyan. Wala naman daw multo. Ang mabuti pa eh, tulungan mo na ako na ibaba ang gamit natin, habang hindi pa ulit bumabagsak ang ulan. Alumpihit pang sumunod ang binata. Pag-ibis ng sasakyan, noon lang niya napansin na nakababa na pala ang kapatid. At ngayon nga ay titig na titig sa bago nilang bahay. Binuksan muna ng ama ang pinto para makapasok si Monica sa loob. Tsaka sila naghakot ng mga gamit nila. Pagkapasok sa loob ng bahay, napansin agad ni Nathan ang kalinisan ng bahay kahit luma na mga gamit na naroon katulad ng sofa. 3 ang kwarto sa taas at 1 naman dito sa baba. May linya na rin ng kuryente at tubig. Eh, kaya lang pa, wala man lang tayong kapitbahay? Eh, meron naman, kaya lang eh, malayo-layo nga lang talaga. Habang nililibot nga ni Nathan ang buong bahay, muling bumuhos ang malakas na ulan. Eh, nasa na nga pala si Monica? Di ba nandito lang yon? Teka lang po, hanapin ko lang. Baka iniikot rin lang yung bahay. Binuhat na ni Nathan ang 2 maleta at iniakyat na sa taas. Baka naroon din ang kapatid. Hindi nga siya nagkamali. Sa kwarto sa dulo ay namataan niya ito. May hawak itong manika na halos kasing laki na nito. Oh, kanino manika yan? Ang laki ah. Tumingin lang sa kanya si Monica sabay yapos ng maigpit sa manika. Baka sa dating nakatirang manika na yan, gusto mo ba yan? Mabilis namang tumango ang bata at ngumiti pa sa kanya. Baka kasi balikan niya ng dating may-ari ah. Tsaka, di ba masama ang umaangkin ng hindi sa'yo? Nalungkot naman ang mukha ni Monica at lalo pang niyapos nito ng maigpit ang manika na parabang aagawin niya anumang sandali rito. Nang makita na tila iiyak na ang kapatid, mabilis na nagwika si Nathan. Oo, sige na, ito naman. Sige, sayo muna yung manika na yan habang hindi pa kinukuha ng totoong may-ari, ha? Muling napangiti si Monica sa sinabi niyang yon. Yumaka pa ang bata sa kanya. Hinaplos-saplos naman niya ang buhok nito. Mukhang silid pang bata to ah. Ito na lang siguro magiging silid mo. Tamang-tama ang kulay ng pintura eh, oh. Kulay pink. Baka nga bata yung dating may-ari nito. Nang sulyapan ni Nathan ang kapatid, abala na ito sa paglalaro sa bago nitong manika. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Doon na rin niya sa silid na yon inayo sa mga gamit ng kapatid. Pagkatapos, iniwan niya muna ito sandali para tulungan ng ama sa iba nilang gamit. Oh, si Monica. Ayun po, naglalaro po kasama ng bagong manika niya. Ha? Ano ka mo? Bagong manika? Opo, may nakita po siyang manika na halos kasing laki niya na dun sa silid sa taas. Baka po sa dating nakatira dito yung manika. Nakalimutan lang dalhin. Eh, sa pagkakaalam ko, walang batang nakatira dito. Malalaki na kasi yung mga anak ng kaibigan ko eh. Eh, malin nyo naman po, baka sa mga apo. Ah, siguro nga. Ay, siya nga pala, inayos ko na pala yung dala nating bigas at mga delata ha. Bukas eh, pupunta na lang ako sa bayan para bumili pa ng iba pa nating kailangan.
O sige po, iaakyat ko na po itong iba nating mga gamit sa taas. Tumango lang ang ama at naging abala na ulit sa ginagawa nito sa kusina. Ang napiling silid ni Nathan ay ang katabing silid ni Monica. Nang matapos ang ginagawang pagliligpit, sinilip niya muna ang kapatid. Naglalaro pa rin ito ng manika. Binalikan na lang ulit niya ang ama sa kusina. Naabutan niya ang kanyang ama na umiinom ng alak. Oh, saan kayo kumuha ng alak? Dala ko ito. Bala ko sanang inumin ito bago matulog eh. Tsaka kasing hindi ako makakatulog kaagad. Maalala ko lang yung mama mo. Naintindihan ko naman po kayo eh. Lahat naman po tayo eh nagluluksa sa pagkawala ni mama. Pero mas kailangan po namin kayo ni Monica pa. Hindi umimik ang ama. Tinunggalang nito ang alak sa bote. Naiiling na lang na hinayaan niya ito. Siya na lang ang nagluto ng kanilang hapunan. Tahimik lang silang tatlo habang kumakain. Dahil wala pang TV, maaga silang nagpahinga. Nagising sa kalagitnaan ng gabi si Nathan. May naririnig kasi siyang mga yabag sa labas ng kanyang silid. Pupungas-pungas pa siyang bumangon at saka sinilip ang labas. Sa hallway, naabutan pa niya si Monica na papuntang hagdan. Oh, Monica, saan ka pupunta? Sinundan na lang niya ang kapatid. Nahagipan niya ng mata sa huling baitang ang kapatid. Pagdating sa baba, wala na ito roon. Ha? Monica? Nasaan ka? Monica, ayoko ng ganyan ha. Huwag ka nang magtago, gabing-gabi na eh. Monica! Binuksan pa niya ang ilaw sa sala. Nagtungo rin siya sa kusina. Pumunta rin siya sa banyo pero wala ang kapatid. Napapakamot na lang siya na umakyat muli. Tiningnan niya ang silid nito. Ganun na lang ang pagtataka niya na mahimbing na natutulog ang kapatid sa kama nito. Ang manika naman nito ay nasa upuan at nakaharap sa kanya. Paano nangyari yun? Hindi kaya pinaglalaroan lang ako ng imahinasyon ko? Bumalik na lang si Nathan sa kanyang silid. Dahil sa ilang gabing puyat, muli siyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagluto ng kanilang almusal si Roland. Ah, luluwas kasi ako ng maaga ngayon. May kailangan lang akong asikasuhin. Pero sisikapit kong makauwi mamaya. Magtsaga lang muna kayo sa Delata ha. Pag-iwi ko eh, saka tayo pupunta sa bayan. Eh ano po bang asikasuhin nyo? Tungkol sa trabahong inaalok ng ninong mo. Magtatrabaho na po ba talaga kayo? Eh kamamatay lang po ni mama. Eh, hindi ba pwedeng palipasin muna natin yung 40 days? Eh gustuin ko man iho. Kailangan ko ding kumilos para mabawasan ang mga utang natin. Mauunawaan naman yun ng mama mo. Kaya sana eh, maintindihan mo rin ako. Eh, sorry po pa. Naisip ko lang, wala na nga si mama eh. Magiging busy pa kayo. Eh, baka kasama nyo naman ako eh. Dito naman ako uuwi. Tumango na lang ang binata. Maya-maya pa ay tinawag na niya ang kapatid. Kumakain na sila ng almusal nang may maalala si Nathan. Monica? Kagabi pa eh, lumabas ka ng kwarto mo. Bumaba ka pa ba kagabi? Sumenyas naman ang bata na mahimbing na ang tulog kagabi at umaga na gumising. Ay, bakit mo naitanong yan sa kapatid mo? Eh kasi pa, kagabi po, nagising ako at nakita ko nga po na pababa ng hagdan si Monica. Pero nung sinundan ko siya, pagdating ko naman dito sa baba eh, nawala siya. Eh baka naman guni-guni mo lang yon. Dala ng ilang gaming pagod at puyat sa lamay ng mama nyo. Baka nga po. Nang matapos ang kanilang almusal, agad na rin umalis si Roland. Si Nathan naman ay hinayaan munang maglaro sa sala ang kapatid habang nagliligpit ng pinagkainan.
Mabuti naman tumigil na ang ulan. Baka pwede nang maglibot mamaya kahit dito lang sa paligid ng bahay. Minadali na niya ang paghuhugas. Sa biglang pagharap, bumulaga sa kanya ang manika ni Monica na nakaupo sa sahig at nakaharap sa kanya. Napatutupa sa dibdib ang binata. Huh? Ito talagang si Monica. Basta na lang iniiwan kung saan tong manika niya. Oy, ikaw naman manika ka. Papatayin mo yata ako sa takot eh. Basta ka nalang lumilito na parang kabot eh. Ay, nako. Hindi kaya ikaw yung nakita ko kagabi na bumababa ng hagdan? Imposible naman yun. Dinampot na ni Nathan ang manika sa sahig at hinanap si Monica. Nakita naman niya ang tila tulala ito sa isang tabi. Oh, itong manika mo kung saan-saan mo iniiwan, oh. Gusto mo bang gumala tayo sa labas? Wala na rin namang ulan, oh. Ano, tara? Nakangiting tumango naman si Monica sa kanyang kuya. Inilagay na muna ni Nathan ang manika sa may upuan malapit sa may bintana. Tsaka na niya hinawakan ang kamay ng kapatid. Habang naglalakad-lakad, may mga ilan silang nakakasalubong. Binabati naman yun ni Nathan at sabay sabi kung saan sila nakatira. Pala kaibigan naman pala yung mga taga rito eh. Kaso, ang lalayo ng mga bahay nila. Nakasunod lang sa kanya si Monica habang nagmamasid din sa paligid. Nakarating sila sa mga bahayan. Kurisidad ang makikita sa mga mukha ng mga tao. Maging ang mga batang naglalaro sa tabing daan ay sandaling tumitigil sa paglalaro at tumitingin sa kanila. Monica, gusto mo bang makipaglaro muna sa kanila? Nahihiyang tumango si Monica. Alumpihit pa ito kung lalapit sa mga bata. Isang batang babae naman na hindi nalalayo ang edad rito ang lumapit at niyaya itong maglaro. Nakangiting pinanood ni Nathan ang pakikipaglaro ng kapatid sa mga bata nang may lumapit. Bago lang kayo dito? Ha? Oo. Nathan nga pala. Malapit lang yung bahay namin. Ah, ganun ba? Ako nga pala si Kaloy. Teka, doon ba sa bahay Kastila kayo nakatira? Bahay Kastila? Yung kasi tawag namin sa bahay na bato na yun na malapit na sa lawa. Talaga? May lawa pala doon? Hindi ko kasi alam eh. Kahapon lang kami dumating. Ah, kaya pala. Malapit lang naman ang lawa doon. Kung may mga nakita kang mga tao kanina, doon sila papunta. Minsan sasamahan ko kayo kung okay lang. Okay na okay nga yun. At least hindi boring pagtira namin dito. Meron na kaming kilala kaagad. Pwede ba minsan punta ako sa inyo? Oo naman, walang problema. Tara muna sa bahay at nang makilala mo yung lolo namin. Malapit lang naman ang sa amin eh. Yan lang oh. Natatanong mo pa rin ang kapatid mo habang naglalaro. Nagpatianod na rin siya sa binata. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tomba-tomba at may hawak na tungkod. Agad itong ngumiti nang makita si Kaloy bago ibinaling ang nagtatanong na tingin kay Nathan. Lo, sila po yung nakatira sa bahay Kastila. Kararating lang daw nila kahapon. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Nathan. Ikinagagalak kitang makilala iyo. Kaano-ano mo yung dating may-ari ng bahay na yan? Wala po, Lo. Kami po yung nakabili sa bahay na yan. Hindi nga po namin sila kilala eh. Yung caretaker po ng bahay, yung kakilala ng tatay ko. Ah, ganun ba? Yung anak ng may-ari ng bahay na yon kaibigan matalik ni Lolo nung kabataan niya. Ah, talaga po? Maraming alam na kwento si Lolo Bal tungkol sa bahay na tinitira nyo. Di ba, Lo? Ito talaga nga po ko. Ibinida na naman. Ano po ba yung kwento ng bahay namin? Itinayo kasi yung bahay na yan noon pang panahon ng Kastila.
ilang beses na yung nasira ng bagyo. Pero muli lang ipinapaayos ng may-ari. Nung huling pinaayos yan, may asawa't anak na ako. Simula noon eh, hindi na yung ginalaw pa. Kaya po pala sobrang luma na at may ilan pong kailangan ng ayusin. Ang buong pamilya ng dating may-ari niyan eh, nasa ibang bansa na. Nabalitaan ko nga na binibenta na yan sa murang halaga lang. Eh, di po ba kaibigan niyo yung dating may-ari ng bahay namin? Eh, nasa ibang bansa na rin po ba siya? Ay, si Carmela. Ang kawawang si Carmela. Matagal na siyang namayapa. Wala pa akong asawa noon. Magkasunod lang sila ng anak niya. Ah, ganun po ba? Eh, pasensya na po sa pagtatanong ha. Eh, hindi. Okay lang, iho. Matagal na rin namang nangyari yon. Ay, oo nga pala. Kapag wala kayong ginagawa, eh, pwede kayong tumambay dito sa bahay. Alam ko, medyo malungkot at sobrang tahimik sa inyo dahil wala pa kayong kapitbahay. Oh, opo. Naku, salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin, ha. Matamis na ngumiti si Lolo Bal. Ilang sandaling nagpaalam na ang matanda na may gagawin lang ito. Naiwan naman sa Teresa ng bahay ang dalawang binata. Marami pa silang napagkwentuhan bago nagpaalam si Nathan na uuwi na silang magkapatid. O paano pre? Sa susunod, kayo naman ang dumayo sa bahay namin, ha. Isama mo rin yung kapatid mo. Oo ba? Asahan mo yan, bro. Masayang umuwi ang magkapatid. Malapit na sila sa bahay ng may maaninag na tao sa may bintana si Nathan. Parang nakasilip yon. Hindi niya namalaya na napahinto na siya sa paglalakad. Kung hindi pa siya kinalabit ng kapatid, hindi pa siya mahihimasmasan. Ha? Para kasing may taong nakasilip sa may bintana eh. Nang malapit na sila, biglang nawala ang nakita niyang tila taong nakasilip. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin. Sinulya pa ni Nathan ang bintana kung saan niya nakita ang taong nakasilip. Lumapit pa siya roon at saka nilibot ang paningin sa buong sala. Gutom na yata ako. Kaya kung ano-ano na yung nakikita ko. Monica, mabuti pa siguro eh maglaro ka muna dito ha. Magluluto lang ako ng tanghalian natin. Tumango naman si Monica sa kanya bago nilapitan ang manika. Si Nathan naman inabala na lang ang sarili sa pagluluto. Nagigisa na siya ng corned beef ng matigilan. Bigla kasing nanayo ang balahibo niya sa batok. Ramdam din niya na tila merong nagmamasid sa kanyang kilos. Bigla siyang lumingon sa sala kung saan naroon ang kapatid. Abala pa rin ito sa paglalaro. Katabi nito ang manika na nakaharap sa kanya. Napatitig siya sa manika. Ay, napaparaning na yata ako dito sa bahay na to ha. Kahit noong hapunan, sila lang magkapatid ang kumain. Iniupo rin ni Monica ang kanyang manika sa bakanting upuan. Hindi komportable si Nathan na kasama pa nila ang manika ng kapatid. Pero hinayaan na lang niya. Monica, mauna ka na matulog sa kwarto mo ha. Hintayin ko lang si Papa. Gagabihin to kasi siya eh. Dito ko na lang siya hihintayin. Baka kasi hindi ko marinig ang pagkatok niya eh. Tumango naman ang kapatid. Hinatid pa niya ang bata sa silid nito. O, huwag ka na maglalaro ha. Pasado alas 8 na. O, sige na, tulog ka na. Good night. Hinalikan pa niya sa noo si Monica bago hinilang pinto pasara. Dumiretso naman ang binata sa kusina para tingnan kung nakalak na ang pinto at mga bintana. Nang matiyak na sarado na mga yon, dumako naman siya sa sala at saka chinek ang pinto at mga bintana. Tsaka lang siya naupo sa sofa. Tiningnan niya ang cellphone kung may message ba ang ama. Wala pa. Baka mamaya pa si Papa dumating.
makakuha na nga lang ng makukutkot sa kusina. Akmang babangon siya sa sofa mula sa pagkakahiga nang makarinig ng mga yabag na pababa ng hagdan. Inakala niyang si Monica lang yon. Oh, di ba sabi ko matulog ka na? Ba't bumaba ka pa? Nang lumapit siya sa may hagdan, wala naman ang kapatid. Umakit pa siya at tumuloy sa may silid ng kapatid. Sinilip niya ito at nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Muli na niyang isinara ang dahon ng pinto. Pababa na siyang muli sa hagdan ng magulat. Nakaambalang kasi sa baitang ang manika ni Monica. Nakaharap pa ang ulo nito sa kanya. Teka, anong ginagawa mo dyan? Eh kanina wala ka naman dyan ah. Dinampot na lang niya ang manika at saka yun inilagay sa upuan habang titig na titig dito. Imposible naman na may sarili kang buhay. Ay nako, para na akong siraan ito ah. Pati manika kinakausap ko. Nawala lang ang atensyon niya sa manika nang marinig ang pagdating ng sasakyan ng ama. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanya. Lumapit pa siya sa may bintana para silipin kung ang ama niya ang dumating. Nang makatiyak, lumapit na siya sa may pintuan at binuksan yon. Sakto naman na nasa harapan na niya ang kanyang ama. Oh, buti nahintay mo pa ako. Si Monica. Kanina pa po tulog? Kumain na po ba kayo? Ay oo, iho. Bago kami mag-iwalay ng ninong mo eh, pinakain niya muna ako. Eh, gusto niyo po ba ng kape? Tanong pa niya habang inilalak muli ang pinto. Tumiretso naman ang kanyang ama sa upuan at isinandal ang pagal na katawan. Sa pagharap niya, bahagya pa siyang nagulat nang makitang katabi nito ang manika. Hindi naman napansin ng ama ang pagkatigalgal niya habang tila ipinako na siya sa kanyang kinatatayuan. Ay, hindi na siguro iho. Magpapahinga na lang ako. Itabi mo na lang yung pasalubong ko sa iyo, ha? Opo. Pa? Kinuha niyo po ba yung manika ni Monica sa kabilang upuan? Hindi. Nandito dito nung maupo ako. Bakit? Teka. Ba't para kang nakakita dyan ng multo? Wala po pa. Medyo inaantok na po kasi ako eh. Eh mabuti pa eh mauna ka ng matulog. Susunod na lang ako. Sige po pa. Good night po ah. Ay, good night din. Habang paakyat sa hagdan, palingon-lingon pa si Nathan sa manika. Hanggang makapasok sa silid, laman ng isip niya ang manika ni Monica. Pinilit na lang niya yung alisin sa kanyang isipan at saka pinilit matulog. Kinabukasan, maagang bumangon si Nathan. Ah, gising ka na pala. Si Monica. Tulog pa po. Pupunta pala ako ngayon sa bayan ha. Mamimili ako ng mga kailangan natin. Baka kasi lingguhan na ang uwi ko eh. Malayo kasi ang trabaho na ibinigay sa akin ng ninong mo. Eh, ano po bang trabaho niyo? May isa kasi siyang project. Gusto niya ako ang magbantay. Sa akin din dadaan ang pasahod ng mga tao. Okay lang po ba kayo sa trabaho niyo? Mamimili pa ba ako ng trabaho? Mabuti nga eh, meron nag-alok ng trabaho sa akin kahit may edad na ako. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa ninong niyo. Kaya ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo ha. Alam ko gusto mo na rin magtrabaho. Pero konting hintay pa. Naghahanap na ako ng pwedeng magbantay sa kapatid mo. Opo, naintindihan ko naman po yun. Ako na lang po muna ang bahala kay Monica. Ay sige. At tingnan mo nga pala yung nilista ko sa papel ha. Baka meron ka pang gustong idagdag, isulat mo na lang. Kinuha ni Nathan ang papel na nakapatong sa mesa. May ilan pa nga siyang idinagdag. Halos lahat ay pagkain ni Monica. Linggo pa lang noon ng hapon, lumuwas na si Roland. O sige,
Tatawagan ko na lang kayo lagi. Ingatan mo ang kapatid mo, Nathan, ha? Tumawag ka kapag may kailangan kayo. Opo, Itay. Sige po, ingat po kayo. Niyakap at tinalikan pa ni Roland ang mga anak bago lumulan ng sasakyan. Hindi agad umalis doon ang magkapatid hanggat natatanaw pa nila ang papaalis na ama. O Monica, maglilinis muna ako ng bahay, ha? Tsaka tayo pupunta kina Kaloy para makalaro mo ulit yung kapatid niya. Natuwa naman si Monica. Habang hinihintay ang kapatid, hinarap muna nito ang manika. Habang nagtatapo ng basura sa labas ng bahay, narinig ni Nathan ang malakas na sigaw ng kapatid. Dali-dali siyang pumasok sa loob. Takot na takot ang kapatid na nakasiksik sa sulok nang makita siya. Tumakbo ito sa kanya at yumakap. Oo, Tana. Bakit? May nakita ka bang gagamba? Huwag ka mag-alala, hahanapin ko yung tatapong ko sa labas. Umining lang si Monica. Sumenyas ito gamit ng kamay. Ayon dito, nagalit daw ang manika sa kanya nang sabihin ito na makikipaglaro siya sa ibang bata. Paulit-ulit pa nitong itinuro ang manika na nasa sahig. Bigla namang nakaramdam ng kaba ang binata. Mabuti pa eh. Tara na muna sa kusina. Magmerienda ka muna. Mamaya ka na maglaro, ha? Inakay na niya ang kapatid sa kusina. Pinaupo niya muna ang kapatid habang kumukuha siya ng tinapay at palaman. Ano nga palang ipinangalan mo sa manika mo? Kumuha ng papel si Monica at isinulat doon ang pangalan ng manika. Cielo? Yun ang pangalan ng manika mo? Ang ganda naman pala. Oh, eto. Kumain ka muna. Inilapag niya ang sandwich at gatas nito sa mesa. Habang minamasdan ang pagkain ng kapatid, biglang may kumalubog sa may sala. Nakatinginan pa sila ni Monica bago siya tumayo para tingnan kung ano ang ingay na yon. Nadatnan din Nathan ang mga nabasag na display katabi ng manika sa sahig. Nagtataka naman kung paano yon napunta doon. Samantalang nakalagay yon sa mataas na eskaparate. Ay nako, maglilinis na naman ulit ako. Habang pinupulot ang mga basag na gamit, lumapit naman sa kanya ang kapatid. Sumenyas ito at nagagalit daw si Cielo. Huwag na lang daw silang tumuloy kinakaloy. Hindi malaman ni Nathan kung ano ang iisipin ng mga sandaling yon. Pero sinunod pa rin niya ang sinabi ng kapatid. Naging kainip-inip tuloy ang maghapon nila sa bahay. Cellphone at pagbabasa na lang ang inatupag niya. Hindi rin humihiwalay sa kanya ang kapatid. Ayaw na rin itong makipaglaro sa manikang si Cielo. Bago magtanghalian, naligo muna si Nathan. Naiwan ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Naghahanda na siya ng tanghalian nila nang tumunog yon. Agad siyang napangiti nang makita ang ama ang tumatawag. Hello pa, kumusta? Nakarating na po ba kayo? Oo, iho. Kumusta kayo dyan? Ano bang ginagawa nyo? Ito po, naglilinis po ng bahay habang naglalaro si Monica. May nakalimutan po ba kayong ipagbilin? Wala naman, iho. Kanina kasi tumawag ako sa cellphone mo. May sumagot naman. Boses babae. Tapos pinatay din naman. May bisita ba kayo dyan ngayon? Oh, wala po pa. Gusto ko nga sanang pasyalan yung bago namin kakilala dito eh. Kaso ayaw naman ni Monica. Baka naman po ibang numero yung natawagan nyo. Hindi kaya? Ha? Baka nga. Okay, sige. Gusto ko lang malaman kung okay lang kayo dyan. O sige na, ingat kayo ha. Kayo din po pa. Naiwan naman na nag-iisip si Nathan. Nang bigla siyang mapasulyap sa sahig. May bakas kasi doon ng paa. Parang bakas ng bata. Mas maliit pa sa paa ni Monica. Agad niyang tinawag ang kapatid. Tinanong niya kung nasaan ang manika. Sumenyas ito na itinapon ito sa labas. Lumabas ng bahay ang binata.
agad naman niyang nakita ang manika. Nakalublob pa yon sa putik. Agad niya yung kinuha at itinabi na lang sa bodega. Oh, tsaka nga muna. Dahil sa iyo eh, kung ano-ano pumapasok sa isip ko eh. May mga gabi habang natutulog si Nathan ay nakakarinig siya ng kalabog sa baba. Para bang yung kinakalampag ang pinto. May pilit na gustong lumabas. Lagi tuloy siyang puyag. Mabuti na lang hindi nagigising si Monica. Nang sumunod na araw, bumisita si Kaloy kasama ang kapatid nito. Hinayaan muna nilang maglaro ang dalawang bata sa silid sa taas. Habang nagkukwentuhan silang dalawa. Oh bro, ilang araw na namin kayong hinihintay eh. Sa kakakulit ng kapatid ko eh, kami na lang ang dumayo dito. Sana okay lang at hindi kami nakakaistorbo sa inyo ha. Naku, nagpapasalamat pa nga ako eh dahil pumunta kayo. Wala kasi akong mapagsabihan sa nangyayari dito sa bahay. Oy, bakit? Ano bang nangyayari dito? Eh, ang hirap ipaliwanag eh. Tsaka, baka hindi ka maniwala. Sabihin mo na kasi, paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin? Matiim munang tumitig si Nathan sa kaharap bago tumayo at pinuntahan ang bodega kung nasaan ang manika ni Monica. Ilang minuto lang naman nawala si Nathan pagbalik dala na niya ang manikang si Cielo. Itong manika bro, parang may sariling buhay eh. Ha? Teka, parang pamilyar sa akin ang manika na to ha. Ikasama ito nung sinunog nun ha. Ha? Sigurado ka? Eh baka naman kamukha lang. Hindi ako maaaring magkamali. Pagkatapos kasing umalis ng buong pamilya sa bahay na yan, ipinag-utos nila kapag nakaalis ang buong pamilya eh, sunugin ang lahat ng gamit na inilabas sa bahay na to. Kasama si Lolo na binayaran para sunugin ang mga gamit. Sumunod ako nun. Ako pa nga yun, nagtapon ito sa apoy eh. Tingnan mo, meron pa siyang bakas ng sunog. Ha? Eh kung ganun, paano nangyari na nandito ang manika na to? Eh yun nga ang hindi ko mapapaliwanag sa'yo. Pero baka alam ni Lolo yung sagot sa mga tanong mo. Ang mabuti pa eh, puntahan natin siya ngayon. Agad namang sumang-ayon si Nathan sa binata. Pero nang paalis na sila, biglang sumenya si Monica na magagalit ang manikang si Cielo kapag umalis sila. May tatanong lang tayo kay Lolo Bal, babalik din tayo kagad. Umiyak lang si Monica. Paulit-ulit din itong isinesenyas na magagalit ang manika. Pagkatapos tumakbo na ito sa silid nito at nagkulong. Bro, ang mabuti pa eh, kami na lang ang magdadala ng manika na ito. Babalitaan na lang kita. O sige bro, pasensya ka na. Tinopak na naman kasing kapatid ko eh. Di, okay lang yun. Hapon na rin. Baka kapag sumama pa kayo eh, gabihin kayo sa pag-uwi. O sige bro. Ingat kayo sa pag-uwi ha. Subukan ko makapunta sa inyo bukas ng umaga. Hinatid pa ni Nathan ang magkapatid sa may pintuan. Bit-bit na ni Kaloy ang manika. Pinuntahan ni Nathan ang kapatid at inalo-alo ito hanggang tumahan sa pag-iyak. Niyaya pa niya itong samahan siya sa kusina. Lingid kay Nathan, kanina pa tumatawag ang kanyang ama. Pero dahil naka-silent ang cellphone niya, hindi niya yun marinig. Nagluluto na siya ng ulam na makarinig ng malalakas na katok sa pinto. Napakunot naman ang kanyang noo habang palapit sa pinto. Grabe, sino ba ito kung makakatok eh? Parang gigibain yung pinto eh. Si Kaloy ang napagbuksan niya. Humahangos ito. Bakas din sa mukha nito ang labis na pag-aalala at takot. Oh, ba't bumalik ka? Ang kapatid mo? Eh, natid ko muna sa amin bago ako bumalik dito. May nangyari kasi, habang pauwi kami, biglang nagkaroon ng buhay yung manika. Bago pa makapagbigay ng reaksyon si Nathan sa sinabi ng binata, narinig nila ang malakas na sigaw ni Monica. Napatakbo sila sa may kusina. Naabutan nila doon si Monica na umiiyak sa takot habang nasa harapan nito ang manikang may hawak na kutsilyo.
Nang humarap yun sa kanila, nag-iba ang mukha nito. Naging mabalasik at may nakalabas pang dalawang pangil. Layon mo, kapatid ko! Tinabig pa ito ni Nathan bago nilapitan ang kapatid at saka binuhat. Doon lang din niya napansin ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Umiilaw yon. Indikasyon yon na may tumatawag. Dinampot niya yon at saka akmang lalabas na sila ng pinto ngunit hindi nila yon mabuksan. Ayaw talaga pre, wala na ba tayong ibang daraanan? Kagagawan siguro to ng manika. Naku, nasa kusina yung manika. Hindi tayo pwede dun eh. May riyes naman ang lahat ng bintana. Ilang sandali pa, naririnig na sa buong kabahayan ang matinis na tawa ng manika. Ano gagawin natin? Nandyan na siya! Sa taas, sa silid ni Baba, dun tayo! Tumakbo sila sa may hagdan. Palapit naman sa kanila ang manika. Hinampas yun ni Kaloy ng baseball bat na nakita sa isang tabi. Umikot lang ang ulo ng manika at muling pumihit paharap sa kanila. Lalong naging nakakatakot ang anyo nito. Napasigaw na lang sila. Sabay takbo sa taas kung nasaan ang silid ni Roland. Ang silid nito ang tanging may veranda. Hindi yung kataasan kaya pwede nilang talunin yun. Ako muna ang tatalon. Sasaluin ko yung kapatid mo. Hindi pa man nakakasagot si Nathan, tumalon na ang binata. Pagkabagsak sa lupa, agad nitong inilahad ang kamay. Bago pa maihagis ni Nathan ang kapatid, narinig na niya ang mga yabag ng manika sa loob ng silid. Kaloy! Saluin mo kapatid ko! Saktong binitiwan niya ang kapatid, ang pagbaon naman ng matalim na bagay sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, nakangisi ang manika sa kanya. Itinulak niya yon. Bro, tumalo ka na, bilis! Nang muli siyang susuguri ng manika, agad na tumalon si Nathan. Napaigik siya sa sakit ng sugat. Inalalayan naman agad siya ni Kaloy. Bago lumayo, nilingon pa nila ang manika na nakatayo sa veranda. Ginamot ni Lolo Bal na kilala palang manggagamot sa lugar na yon. Sinabi rin ito na maaring sinapian ang manika na yon. Nang muling tumawag ang ama, si Kaloy ang nakipag-usap. Sinabi nito kung saan pupuntahan ang magkapatid. Doon na dumiretso si Roland. Nako, maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas sa mga anak ko. Nakausap ko yung dating caretaker ng bahay eh. Nakokonsensya daw siya na hindi sabihin sa akin yung tungkol sa malagim na lihim ng bahay na yon. May manika daw doon na ginagamit ng nagngangalang Carmela para makausap ang namatay na anak. Imbis daw na anak ang sumapi sa manika eh, isang masamang espiritu ang sumapi dito at ito ang nananakit sa mga nakatira doon. Ginawa na daw nila ang lahat para mapaalis ang masamang espiritu sa manika. Pero paulit-ulit lang daw itong bumabalik. Iyon siguro ang dahilan kung bakit umalis ang buong pamilya ni Carmela at ipinagbili ang bahay na ipinagbili ang bahay sa pinakamurang halaga. Kahit papaano ay naliwanagan ng kanilang isip tungkol sa manika. Kinabukasan, nagpatawag sila ng pari na makakatulong sa kanila. Umalis na rin sila sa bahay na yon. Sa kasalukuyan, umuupa muna sila ng bahay na pag-aari ni Nakaloy. Habang hindi pa nababawi ang perang ibinayad sa bahay na yon.